Buhay ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi na po ito pera eh. Hindi na po ito basta negosyo lang. Tapos ganyan yung maririnig nila. Wala nang gusto. Wala nang player. Wala nang maglalaro dito. Japan D-League, hindi nyo mapipigilan yan. Dadami pa yan. Umpisa lang yan. Yo, what's up mga arepa? Welcome back again sa ating YouTube channel. Panibagong araw at syempre, panibagong memories na naman tayo at panibagong reaction video na naman ang pag-uusapan natin mga arepa. Dito nga sa ating video mga arepa, gusto ko lang pag-usapan natin yung mga sinabi ni Rendon Labrador about dito sa PBA mga arepa. Alam naman natin mga arepa na marami ang dismayado sa nangyayari ngayon dito sa ating basketball community. At lalong-lalo na dito sa Gilas, Pilipinas. At ito nga, yung PBA, marepa. Medyo nakot yung attention natin, marepa. About nun sa mga sinabi ni Rendon Labrador. At talagang masasabi ko na punto ber punto, tama yung sinasabi ni Rendon Labrador. Kasi bilang isang fans at bilang isang Pilipino, syempre, marepa, gusto natin na makapaglaro ang ating mga players sa iba't ibang bansa upang makilala lalo tayong mga Pilipino. Plus, syempre, benefits din yun sa mga players natin, mga arepa, kasi magkakaroon sila ng experience outside the country at syempre, yung mga nakakalaban nila doon, yun din yung makakalaban nila sa competition. Kung halimbawa, meron tayong laban sa FIBA World Cup, di ba? FIBA Asia, di ba? Kumbaga, international, kaya nang ma-adapt ng ating mga cadets o Gilas players o mga players na lang marepa yung sistema abroad, kasi iba talaga ang quality pagka meron tayong dinadayong lugar kung saan meron pa palang mas magagaling sa atin. Syempre bilang isang basketball player marepa, ika nga nila, kung ikaw sa tingin mo mas magaling ka, meron pang hihigit sa iyo. Kaya kailangan hanapin mo kung sino pa yung pinaka at pinaka magaling upang kalabanin mo. Kasi bakit kanyo marepa? Parang sa buhay natin 'yan eh. Kinakailangan talaga tayong matuto at syempre mas lalo pang magsumikap para syempre mas ma-enhance at mas gumaling pa tayo sa ating larangan. Halimbawa, yung mga players natin, 'di ba? Mas gagaling pa sila pagka naglaro sila sa ibang lugar at syempre iba kasi yung practice dun mga arepa eh. Kaya yun mga arepa, ito yung gusto kong pag-usapan natin kasi marami talagang bilang isang basketball fans, nasasaktan din ako na syempre pinipigilan yung mga players natin na gusto nilang tuparin yung mga pangarap nila bilang isang basketball player na makapaglaro abroad at syempre magbigay karangalan din sa ating bansa syempre. Kaya ano pang hinihintay natin mga arepa? Pero bago ang lahat mga arepa, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe syempre, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell upang palaging ma-update ka pag meron tayong mga bagong video. Kaya ano pang hinihintay natin mga arepa? Tara, umpisahan na natin. Let's G! Lang po magsalita tungkol sa basketball ng Pilipinas. PBA, magising kayo. SBP, anong ginagawa ninyo? Bakit ganyan ang iniisip ninyo? Bakit ninyo gustong pigilan ang pangarap ng mga bata? Hindi ba kayo masaya na kinukuha yung mga atleta natin sa ibang bansa? Ngayon lang nangyari yan eh. Bakit kayo ganyan? Ang tatanda nyo na. Puro pansarili lang natin ang iniisip natin. Bakit? Kayo mismo ang pumapatay sa basketball ng Pilipinas. Dapat nga kayo yung sumusuporta eh. Tapos gusto nyo pang ikulong yung mga atleta sa Pilipinas lang? Hindi ba kayo masaya na nakikilala lalo tayo? Hindi po ba kayo masaya? Hindi pa po ba sapat ang kinikita ninyo para ibahagi naman yung iba sa mga players? Ano ba yan? PBA franchise is over. Magbago na kayo before it's too late. Samahang basketball ng Pilipinas. So yun mga karepa, no, dito nga sa video ni Rendon Labrador, hindi niya na binibira yung Gilas Pilipinas. Bagkos mga karepa, yung
kinakastigo dito ni ano ni Rendon Labrador etong PBA Marepa at sa mga sinabi ni Rendon Labrador at sa mga nababasa natin sa social media, maraming naglabasan talaga at kahit yung mga sikat na players natin na naglaro sa Gilas Pilipinas at yung iba nga ay mga PBA player pa mismo na ngayon nga ay naglalaro sa ibang bansa para syempre matupad nila yung kanilang pangarap magkaroon ng mataas na sweldo, di ba? At dito nga Marepa, since na merong opportunity outside the country o sa abroad para silang OFW na nakikipagsapalaran para syempre matupad nila yung pangarap nila syempre para sa kanilang pamilya. Ngayon nga pinipigilan sila at ngayon sa ating pambansang liga which is itong PBA halos malalakas na teams na lang ang naglalaban-laban dito sa ating pambansang liga. Alam niyo yan Marepa kasi kung fan ka talaga ng PBA o ng basketball dito sa ating bansa, hindi lingid sa iyong kaalaman na ang nangyayari ngayon, pag merong isang magaling na player sa isang team, agad-agad na trade. Tama ba ako mga Karepa? Di ba tama? Kaya ngayon, yung ibang mga players natin na merong mga potensyal, at syempre yung ibang mga players natin na talagang masasabi nating mahuhusay, magagaling, may mas nakikita silang mas magandang opportunity abroad. Kaya nila ginagrab yun. Kaya ituloy natin. Hindi na kami sasama dyan. Bakit ganyan yung pinangalan ninyo? Sama-sama dapat tayo. Diba? Hindi kulungan ng basketball ng Pilipinas. Magising kayo sa katotohanan. Baguhin nyo yung style ninyo para piliin kayo. Kayo ba? Common sense. Tanungin natin yung mga tao. Kayo ba? Kung saan may mas magandang opportunity, ano pipiliin mo? Yung pangit yung opportunity? Siyempre maganda. May nag-offer na mas maganda? Dati ang ganda ng PBA eh. Sorry po ah. Correct. Wala po akong gustong tapakan. Okay? Gusto ko lang iboses yung mga mamamayan natin, yung mga atleta natin, na puro politika sa sports ang nangyayari. Oo, naniniwala talaga ako dito Marepa na dito ngayon sa ating pambansang liga, merong politika sa mismong loob nito. Kasi bakit kanya? Halimbawa ako Marepa, isa akong business owner, ang pag-aari kong teams ay tatlo, di ba? Dapat Marepa, sa isang franchise, dapat isa lang para maganda yung kompetisyon. Kasi nung araw Marepa, ang pagkakaalam ko lang dyan na merong dalawang teams o tatlong teams ay Ginebra San Miguel at ang San Miguel mismo, di ba? Which is, naglalaro nga dyan sila Mark Aguiwa, basta kilala nyo na yon sila Danny Aldefonso at yung mga ibang kalaban is yung Sunkiss, di ba? Santa Lucia Realtors, marami yan mga Karepa. Pero ngayon, nasaan na yung paborito kong Alaska team na hawak ni Coach Tim ko noon? Quality teams ang Alaska mga Karepa, sinasabi ko sa inyo na kapag three-peat champion yan sa pamamagitan niya ni Coach Tim Cohn, sila Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa, yan yung mga players dyan noon, di ba? Talagang masasabi ko na yung competition dati ay ibang-iba sa competition ngayon sa PBA. Sorry mga taga-PBA ha, pero yun talaga, hindi naman bulag yung mga PBA fans na talagang sumusuporta dyan sa PBA na yan. At biski ako Marepa, nawalan din ako ng ganang manood kasi halos mga malalakas na teams yung naglalaban-laban sa kampyonato ng PBA. Kasi nga, syempre sila yung may kakayanan na kumuha ng player na kaya nila pasahurin ng higit pa sa mismong salary cap. At kaya ngayon mga Karepa, ang nangyayari, yung ibang teams ngayon dito sa PBA nagiging farm team, di ba? Farm team, bakit kanyo? Kung halimbawa ako, may team ako, mahina yung team ko, pero meron akong star player na malakas, kukunin, ititrade ng pangit na player. Tapos, yung mga bangkong player, ititrade dun sa team na yon. Syempre, ano offer? Automatic. Yan mga Karepa, di ba? Business nga eh. Kaya eto na yung nangyayari ngayon sa PBA. Yung competition, yung excitement, actually nawawala. Kaya hindi natin masisisi yung mga players natin kung bakit ngayon sila nagde-decide para dun sa kanilang future.
Kasi once na manghina ang isang player, maaari pa, matik yan. Talagang bibitawan at bibitawan, di ba? Napakaraming player na hindi nabibigyan ng chance eh. Buong buhay nila nag-ensayo sila, tapos nabubulok lang sila sa bangko. Bumubutas lang sila ng bangko. Di ba? Kung hindi nyo kayang i-manage ng tama yan, umalis po kayo dyan. Ipaubaya po natin yung pamamalakad sa mga taong karapat-dapat na kayang protektahan yung public interest. Kasi hindi lang po buhay ninyo ang nakasalalay dito. Buong Pilipinas. Nawawala na ng magagandang players ngayon ng Pilipinas. Nagiging low quality na. Kung sino yung mga class B, yun na lang ang natitira, yung mga class A. Pumupunta sa abroad, dun sila nagpapakilala. At syempre, dun na sila naikipagsapalaran para tuparin nila yung mga pangarap nila, no? Kaya yun mga arepa, maraming salamat. Sana kung napanood nyo tong video na to, syempre, huwag nyo kakalimutan i-like at mag-comment. At syempre, kung maaari, ma-share nyo. Syempre, para maibahagi natin yung saloobin natin about dito sa PBA. At syempre, saludo tayo doon sa mga banat ni Rendon Labrador na talagang kinastigo niya yung PBA, mga arepa. Kaya yun mga arepa, hanggang dito na lang. Kung kayo nakaabot sa dulo ng ating video, syempre maraming salamat. Syempre huwag nyo kakalimutan na mag-comment down below at i-like nyo na rin, at kung maaari i-share ang ating video syempre para makarating sa PBA. Kaya yun, hanggang dito na lang. Thank you, goodbye, God bless, I love you all mga arepa. Ingat kayo palagi. Bye-bye.